Pedro, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw nitong bato ay itatatag ko ang aking simbahan. At sa kanya'y di mananagip ang kapangyarihan ng impyerno. Ikaw ay Pedro, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw nitong bato ay itatatag ko ang aking simbahan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ang araw na ito tayo po ay nagdiriwang sa kapistahan ng luklukan ni Apostol San Pedro. Sa misang ito, atin po idalangin lalo-lalo ng ating Santo Papa, si Papa Francisco. Idalangin din po natin ang lahat ng mga personal na mga intensyon, mga kahilingan natin, lalo-lalo na mga kahilingan at mga dalangin na ibinigay sa atin dito sa ating simbahan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Yesung Kristo, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sanlibutan. Maawa ka, maawa.
nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw namang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang o Jesus ko ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Apo sa Diyos. Apo sa Diyos. Apo sa Diyos sa kaitasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinakikiusap naming huwag mong ipahintulot na madaig ng anumang mabigat na pagsubok kaming naninindigan sa ibabaw ng bato si Apostol San Pedro, na sumasampalatayang matapat sa iyong anak na si Jesucristo, na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Ipinamamanhik kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod. Hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. At pagparito ng Pangulong Pastol ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailan man. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan.
Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sangayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyon ay tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Wika ni Pedro kay Jesus, kayo'y Kristo, anak ng Diyos, at si Jesus ay sumagot. Ika'y Pedro, batong subok, saligan ng bayan ng Diyos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kaya naman, ano, kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ni sinumang tao kundi ng kanyang amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po muna ang lahat. Magandang hapon po sa ating lahat.
Naalala ko po nung ako'y bata pa, ako po ay parating iniwan ng aking, especially na aking ina, sa aking auntie at sa aking mga cousins. Kasi yung papa ko ay police at yung mama ko po ay nag-aaral na sa college. Of course, naalala ko po yung panahon na umiiyak ko kasi, iniiwan ako, no? Kasama ng aking mga kapatid. Pero eventually, every time na iniiwan kami, hindi na ako umiyak kasi alam ko na inaarugahan naman kami, na kami ay nakakatanggap na mainit ng kalinga ng aking relatives, ng aking tiya at tiyo, at ng aking mga pinsan. Every time na umalis yung parents ko, kahit malayo sila, ramdam na ramdam ko pa rin ang init at kalinga at pagmamahal ng aking mga magulang. Bakit po tayo nagdiriwang ngayon, mga kapatid? No? Ano po yung rason ng ating pagdiriwang ng kapistahan ng luklukan ni Apostol San Pedro? Ano ang kahulugan ng ating pagdiriwang ngayon? Iginagalang natin, mga kapatid, ang misyon ng guro at pastol na ipinagkaloob ni Kristo kay Pedro at nagpatuloy sa isang walang patid na linya hanggang sa kasulukuyang papa. We are celebrating today, my dear friends, the mission of St. Peter entrusted by Christ to him. Na until now, we have our Pope. We are celebrating today, my dear friends, nagse-celebrate po tayo, nagdidiriwang po tayo ngayon, mga kapatid, dahil sa pamamagitan ni San Pedro, Apostol, nararamdaman natin ang kalinga at pagmamahal ng ating Poong Nazareno. Di ho ba, mga kapatid, sa ating mabuting balita, we have heard, sabi ni Jesus, ikaw, San Pedro, ibinibigay ko sa iyo ang susi ng kalangitan. You, Peter, I will give you the keys of heaven with authority. Kahit malayo at malayo ang Panginoon sa atin at umalis si Jesus, pero alam natin na sa pamamagitan ni San Pedro, mga kapatid, naramdaman natin ang kalinga at pagmamahal ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, siguro sa buhay din natin, bilang mga deboto ng ating Poong Nazareno, I'm sure naranasan din natin, mga kapatid, ang walang hanggang kalinga at pagmamahal ng Diyos sa atin. Kahit maraming pagsubok sa buhay, kahit maraming challenges and trials and difficulties sa ating family, pero alam din natin, mga kapatid, deep inside of our hearts, naramdaman natin ang kalinga ng Panginoon sa ating buhay. Alam natin, mga kapatid, especially yung mga deboto dito, na for how many years, kayo po ay mga deboto ng ating Poong Nazareno. Alam niyo po yan, na grabe yung pagmamahal at ibinubuhos na pagmamahal at kalinga ng Poon sa atin, sa iyo, sa ating pamilya. Marami man ang mga pagsubok sa ating buhay bilang mananampalataya, alam natin na ang Diyos ay hindi tayo pinapabayaan. Nagdidiriwang tayo ngayon, mga kapatid, kasi sa pamamagitan ni Pedro Apostol, nararamdaman din natin ang pagmamahal at kalinga ng ating Poong Jesus Nazareno. Pero ang tanong po nga natin ngayon, mga kapatid, what will be our challenges? Ano po yung ang ating hamon sa ating pagdiriwang sa araw na ito? Una, tayo po ay inaniyahan ng ating Diyos na magkalinga sa ating kapwa. Kagaya ni Apostol San Pedro, tayo po ay binibigyan ng Panginoon ng misyon na magkalinga sa ating mga tupa na ipinagkatiwala sa atin. We are being reminded to be faithful to the mission that God entrusted to us. Sa mga magulang nandarito, tayo po ay inaniyahan na dapat nating kalingain ang ating pamilya. Sa ating mga madre at pare nandarito, tayo po ay we are being reminded to be faithful to our mission. Kayo po nandirito, tayo po ay we are being reminded to be faithful to the mission that God entrusted to us. Pangalawa, tayo din po ay ininiyahan ng ating Panginoon
na maging tapat sa ating pananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng ating gawa at kalinga sa ating kapwa. Especially ngayon po mga kapatid, we are in the season of Lent. We are being reminded to take care of each other, especially sa ating mga kapatid na mahihirap. We are being reminded to abstain, to have almsgiving na magbigay sa ating kapwa, especially yung mahihirap. Tayo po ay inanyahan mga kapatid na maging instrumento ng pagkalinga sa ating kapwa. At pangatlo, mga kapatid, tayo po ay inanyahan ng ating Poong Nazareno na tumanggap ng mga sakramento ng ating simbahan. Dahil ang mga sakramentong ito ay tanda ng kalinga at pag-ibig ng Panginoon sa sangkatauhan. Imagine mga kapatid, for 2,000 years, hindi naputol yung kalinga at pagmamahal ng Diyos. For 2,000 years, binibigyan po tayo ng Diyos ng mga sakramento. Every time we celebrate the Eucharist, sa bawat pag-attend po natin at pagdiriwang ng ating banal na misang ito, tayo po ay pinaalalahanan ng Diyos na ako ay buhay, na ako ay nagkalinga at ako ay nagbibigay ng pagmamahal sa inyo. Kaya nga mga kapatid, dapat ngayong Kwaresma, naway tanggapin po natin ang mga sakramento, especially yung sakramento ng kumpisal at komunyon. Dapat po tayong magbalik loob sa Panginoon at tumanggap ng kanyang kalinga at pagmamahal. Mga kapatid, February 22, we are celebrating the Chair of St. Peter. Nagdidiriwang po tayo ngayon mga kapatid sa kapistahan ng kapistahan ng luklukan ni Apostol San Pedro. Bakit po tayo nagse-celebrate at nadiriwang ng kapistahan ito? Dahil mga kapatid, sa pamamagitan ni Pedrong Apostol, naramdaman natin ang kalinga at pagmamahal ng ating Poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ama naming Diyos, sa iyong pangangalaga sa mundo, pinili mo si San Pedro bilang pinuno ng mga apostoles at ulo ng simbahan. Taglay ang tapat na pagtitiwala sa iyo, manalangin kami bilang isang pamayanang may pananampalataya sa pamuno ng kahalili ni San Pedro. Ang ating tugon, basbasan mo ang iyong simbahan o Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan o Panginoon. Ang ating Santo Papa Francisco, ang kahalili ni Pedro, naway gamitin ang kanyang kapangyarihan sa diwa ng paglilingkod. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan o Panginoon. Ang Santo Papa at mga obispo at mga naglilingkod bilang mga diplomatiko ng tanggapan ng Santo Papa, naway maging mabibisang tagapaghatid ng pagkakaisa sa mundo. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan o Panginoon. Ang mga pari at mga mananampalatayang laiko, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masunurin sa mga tagapagturo ng simbahan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan o Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan sa pamamagitan ng misteryo ng simbahan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan o Panginoon. Ang mga tapat sa Diyos na namayapa, naway makasama ang mga banal sa langit. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan o Panginoon. Ama, tulungan mo kaming maging tapat na tagasunod ng iyong anak sa pamamagitan ng aming pagsunod sa pag-aakay ng kahalili ni San Pedro. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo
na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan, sumasamong humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang pagdulong ng simbahang naghahain at dumadalangin upang sa pagtataguyod ni San Pedro bilang pastol, kami makarating sa iyong pamanang walang maliw na siyang hantungan ng pananampalatayang itinuro niya sa amin. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ang giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna sa kaitaasan. Tayo po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan niyong Espiritu gawin mong banal ng kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niyang pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at magindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni Pedro Apostol, at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng papahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po tayo.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size po ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang maliligom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras po ng Finance Office ay ang mga sumusunod: Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Biyernes at Linggo, 7 a.m. to 6:45 p.m. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang namin ito ng kapistahan ni Apostol San Pedro, kami na kinabang sa katawan na dugo ni Kristo, ang ginanap naming pakikipagpalitang handog sa iyo, ngayon ay maging panandang naglalahad nawa ng pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inahayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na itinitanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalin. Sa pamagitan ng bendisyong ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noong sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisad ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, luwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na
amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.